Bukod sa pagsiklab ng Israel-Hamas War at mga nakaraang Lebanon Civil War, Syrian Civil War, sa Afghanistan at iba't iba pang mga kaguluhan sa Middle East ay sinasalihan din ng grupong Hezbollah. Bukod pa dito ang mga pag-atake sa iba't ibang rehiyon ng mundo laban sa mga bansang kanluranin at mga kaalyado nito. Ngunit sino nga ba talaga ang Hezbollah? Gaano nga ba sila kalakas gayong hindi naman sila kinikilala bilang may sariling bansa o estado? Halika't alamin natin yan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Ang lahat ay nagsimula sa paghahangad ng bansang Iran na palaganapin ang Rebolusyong Islam sa gitnang silangan noong taong 1979. Pagkatapos sakupin ng bansang Israel ang Lebanon noong unang bahagi ng dekada 80, ay siya namang pagsisimula ng napakahabang kasaysayan ng digmaang sibil sa bansang ito. Sa kasagsagan ng kaguluhan, isang maliit na militanteng grupo ng mga Muslim ang napiling alagaan o gamitin ng Iran upang gawing kinatawan nila sa bahaging iyon ng bansa. Sila ay pinangalan ng Hezbollah, na ang ibig sabihin ay The Party of God sa wikang Ingles. Mula sa kawalan, ang grupong ito ay pinondohan ng Iran at sinuplayan ng mga kagamitang pandigma. Ganun din ang karamihan sa mga miyembro nila ay sinasanay sa bansang Iran mismo gamit ang mga pasilidad ng kanilang sandatahang lakas. O sa madaling salita, buhat sa kawalan, ang maliit na grupong ito ay mabilis na kilala bilang isang malakas at organisadong hukbo. Ang Hezbollah ang ginagamit ng Iran upang atakihin ang iba't ibang mga base militar at embahada ng kanilang mga kalabang kanluranin, lalo na laban sa puwersang Amerikano. Ang pinakamalaking nagawang matagumpay na pag-ataking ginawa nila ay nang bombahin ang US Marine Barracks sa gitnang silangan noong taong 1983 kung saan kumitil ito sa buhay ng 241 katao. Dahilan para ideklara sila bilang isang teroristang grupo. Ang isa pang trabaho ng Hezbollah ay suportahan ang iba't iba pang mga militanteng grupo sa iba't ibang lugar sa gitnang silangan na binabata-bata din ng Iran upang ipaglaban ang kanilang interes. Gaya na lang ng mga grupong Hamas, Houthis at iba pang mga rebeldeng grupo. Sa paglipas ng panahon at dala na din ng modernisasyon, ang grupong Hezbollah ay patuloy na lumalawak ang koneksyon. Bagamat hindi kinikilala na merong sariling estado o bansa, ang Hezbollah ay merong kinatawan sa malaking bahagi ng gobyerno sa bansang Lebanon. Kasabay nito sila ay suportado pa rin ng Iran sa pagkakaroon ng pinakamoderno at pinakamalalakas na kagamitang pandigma gaya na lang ng mga drones, mga rocket, mga missiles at iba't iba pang kagamitan sa modernong digmaan. Ayon pa sa kanilang leader na si Hassan Nasrallah, nito lang unang bahagi ng taon ang kanilang puwersa ay umabot na ng higit 100,000 mga mandirigma na nag-ingat ng higit 120,000 mga rocket sa kanilang imbakan sa ilalim ng lupa. Bukod pa ito sa iba't iba pang kagamitan pandigma gaya ng malalakas na kalibre ng armas at mga sasakyan. Kung paniniwalaan ng mga datos na ito, ay posible talagang makakayang sakupin ng grupong Hezbollah ang ibang mga bansa, gaya na lang ng Lebanon, kung gugustuhin nilang kunin nito ang kapangyarihan. O para ilagay sa perspektibo, alamin natin ang nakatalang datos ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Nasa rocket at missiles pa lang ay wala na tayong palag kung sa palakasan ang labanan. Ngunit ang ganitong kalakas na puwersa ay sapat na kaya upang makayanan nilang makipagsabayan sa bansang Israel na mortal na kalaban ng kanilang amo na Iran? Ang sagot ay hindi. Gaya rin ng karamihan sa mga bansang Arab Muslim, hindi rin kinikilala ng grupong Hezbollah ang Israel bilang isang bansa. Sa halip ay kagaya lang din nila ito na nakikiteritoryo lang sa lupain ng mga Palestino.
Nang sumiklab ang digmaang Israel-Hamas na dulot ng October 7 attack, mahigpit ang mandato ng Israel. Ang sinumang makikisali sa kanilang kampanya laban sa Hamas at magbubukas ng panibagong digmaan ay makakatanggap ng matinding pagbawi o ganti sa pinakamasaklap na paraan. Sa katotohanang kayang-kayang pulbusin ng Israel ang Hamas na kaalyado din ng Hezbollah na suportado din ng Iran, ay di na nagtagal ay nakisali silang muli sa digmaan. Ang kanilang pagpapaulan ng rocket sa hilagang bahagi ng teritoryo ng Israel ay nag-trigger kaagad ng naunang banta ng Israel na makakaranas ng malakas na pagbawi sa sinumang makikialam. Sa pagsiklab ng digmaang laban sa Hezbollah ay walang humpay na binomba at dinurog ng mga Israeli ang malaking bahagi ng Lebanon kasama na ang kabisera nitong Beirut. Ang malakas at walang humpay na pagbawing ito ay nagdulot ng pagkamatay ng pinakamatataas na pinuno ng Hezbollah, kasama na ang kanilang supreme leader na si Hassan Nasrallah. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay ang libo-libong mga sibilyan ang nadamay at nawalan ng mga ari-arian kasabay ng pagkawasak ng kanilang bansa na silang pangunahin at palaging natatalo sa mga digmaan. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang operasyon ng Israel upang matuldukan na rin ng tuluyan ang grupong Hezbollah o kung hindi man ay mawalan ito ng kakayahan. Pumayag naman kaya ang bansang Iran na ngayon ay nakisali na rin sa digmaan. Sa pangyayaring ito ay isa lang ang napatunayan ng grupong Hezbollah. Ang kanilang napakalakas na puwersa ay kayang-kayangang magsagawa ng mga pag-atake, ngunit hindi naman kayang tumanggap ng malaking pinsala kung sila naman ang nakadepensa. Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli. Paalam!